Ayan, oh, lakas. Pure DIY. Welcome to my vlog. Today's video, eto, back job. Hindi, bali, ito yung ginawa ko nung bago, mga bandang August or September yata yun. Matagal na rin, nung last year pa. Yung sa video ko na yung umusok yung kapasitor, ito yun. Yung amplifier na platinum na nangunguriente. And then, dinagdagan natin ang kapasitor na yung nagkamali ako ng linya na umusok. So, ito na yun. Bali, balik. Bumalik sa atin, back job. Pero sa totoo lang guys, hindi ko back job to. Kasi ang ginawa lang din naman natin is itong kapasitor lang naman eh. Dinagdagan lang namin, dinagdagan lang ng, kasi pinadagdagan sa akin kasi apat na piraso lang yung kapasitor, pinadagdagan lang sa akin, ginawang walo. And then tinanggal lang naman yung ground. Pero wala na tayong pakialam niya sa may board kasi hindi naman natin ginalaw yung board na yan eh. Kaya hindi na, kung tutusin, hindi na natin masabi na back job ko ito or back job natin to. Kasi ang ginawa natin iba naman eh. Okay, although okay naman yung gawa. Ang problema lang kasi nito, sakal. Sakal itong casing, oh. Yung laman sa casing, ayan, oh, ganyan. Ito, tinanggal ko na yung tornilyo, eh. Ayan, ang nangyari, matagal na dito ito ginagamit ng mayari, dito sa may Manila, nung pinadagdagan sa akin ito ng kapasitor, and then pinatanggal yung ground or nangangagat. Nung inuwi doon sa may Bicol, kasi taga Bicol, sa may Bicol to ginagamit, doon daw, pagdating doon, pagsaksak is saglit na daw, umusok agad yun, kaya wala, nagkataon lang talaga na tayo yung huling gumawa tapos nasira eh, parang back job na rin ang kalabasan natin pero hindi natin back job to kasi hindi naman sakop ng gawa natin yun eh. Yan, kaya ito yung mission natin for today's vlog na sana may fix natin kasi kailangan na naman ni Sir Elite ito. Yan, ang mga makawa na nga na gawin ko na eh, para kasi may service sila doon sa may Bicol, kailangan daw gamitin. Ito yun, oh. Kaya may pumutok ito. Sira yung fuse. Sira yung fuse dito. And naiwan is kabila. Yung kabila. Malamang, maaring sira yung output. Maari ah, maari. Hindi pa lang, yun pa lang sa isa sa tinitingnan natin. Kasi kadalasan naman, pag pumutok yung fuse is kadalasan may sira na output. And then, isa sa nakita ko ito, umusok yung ito to diode do. Oh. Pansin ko, putok yung diode dito. Yan, oh, hiwalay siya, oh. Yan, sana wala ibang napiktuhan, naway wala nang nadali ng output. Kaya nasabi kong sakal siya ganito. Ganito yung posisyon niya, oh. Yan, halos wala nang clearance, oh. Yan, ganyan siya. Yung saktong kwa niya, oh. Ganyan. Ngayon, nung dinala to siguro sa may Bicol dahil wala tong torque case, eh, nakakarton lang. Yan, oh, pag binuhat mo, tingnan mo. Yan. Kaskasan. Kakaskasan yung board. Kaya siguro pagdating doon, nadali siya. Yun, ah, isa sa tinitingnan natin factor kung bakit nasira yun. Yan. Sayang, kahit back job natin to, eh, gawa natin ng content. Sayang naman, pang araw-araw na pang vlog natin. So ngayon guys, stay tuned lang kayo. Bali, babaklasin ko lang itong board. Pa isa-isa na lang gagawin natin dito kasi parehas silang may problema eh. Sa ngayon, dito muna tayo magpo-focus to sa ngayong board na to. Yan, ito. Dito tayo magpo-focus kasi dito may nakita tayo agad ditong to. Diode to sa may relay. Diode sa may relay section to eh. And then parang may mga nangingitim pa. malaman na lang natin yan kung ano talaga yung pinaka-problema kapag na-trouble natin. So ngayon, stay tuned lang kayo. Papaklasin ko lang ito. Maklas ko na yung board. Abang nagla-live ako. Nagla-live ako. Ayun, bali ito. Para ma-check natin yung output pa isa-isa. Yan. Kasi pag chinik mo yan na hindi nakatanggal itong emitter, itong mga bloke, ay short ang labas niyan. Kaya kailangan, baklasin mo itong bloke pa isa. Tanggalin mo lahat para ma-check mo siya pa isa-isa. Yung transistor na yan. Ayan. Bali, transistor nito ay 2, 4, 6, 8. 8 piraso. Bali, 7 pairs kasi ito drive pa to eh. Sama to ng drive eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 pa rin pala talaga. Ah, hindi, 7 lang. 7 lang. 7 piraso. Tapos, na-check ko na ito.
Na-check ko na ngayon, nakahang na ito lahat. Na-check ko na, wala naman ako nakitang sira sa output, ha. Maaring kaya pumutok dahil to dito. Yan, ito. Yan, siguro pumutok yung fuse niya. Yung kabila, buo. Yung kabila, bumigay. Pero wala akong nakitang sira. Tapos ito yung napansin ko. Yan, tutukan natin. Yan, oh. Putol yung linya. Nalusaw. Ito, oh. Hindi siguro kinaya yung multahe or ayun, oh, tuklap, oh. Yan. Eh, dito tagos yan, eh. Sa may diode. Ito, oh. Yan, ito yung tagos niyan. Yung isang diode na yan. Ayun, oh. Bali, ang gagawin na lang natin dito, i-jump muna natin ito. I-jump natin ito, and then isprayan natin ng varnish ito para medyo tumibay. Baka dyan galing yan, oh. Siya lumambot. Or kaya lumambot yung linya niyan dahil nasira ito. Dahil wala naman yan, eh. Nasira yung linya dahil nasira ito, or nasira ito dahil nasira yung linya. So ngayon, bali papalitan ko lang itong diode for value nito N4007. Yan, tapos i-check ko itong iba kung may sira pa. Basta dito sa output, wala akong nakitang sira, buo ito. Naway yan lang para hindi tayo mahirapan. Yan. Ali, babalik ko lang ito. Ito lang muna inuna natin para kung sakali pagbalik hindi tayo mahirapan mag-wiring. Kaya paggagayahin tayo kasi hindi naman tayo gumawa nito, eh. Pagbalik niyan mahirapan tayo. Wala tayong diagram. So ngayon, stay tuned lang kayo. Babalik ko lang muna itong mga bloke. Tapos papalitan ko ito. Tapos try natin salpak kung magiging normal siya. Tapos palitan itong fuse, oh. Ayan, paisa-isa lang tayo. Ay, balik ko na yung mga bloke. Tapos nag-inject na ako ng supply. Instead na ibabalik ko sa dito, instead na ibabalik natin dito, hindi na muna, dito na muna tayo mag-inject sa labas. Ito, gamit na naman natin yung mahiwagang pang testing natin. Ayun, oh. Dami ng perang kinita nito. Sensya na kayo sa setup natin. Nakala mo yung parang yan, yung importante gumagana. And then, lagi ko siyang gamit, eh. Katuwan ko lagi yan. Itong bulb, eto, testing ko ito. Ah, kanya-kanyang discarte lang naman yan sa pagiging technician, eh. Ayan, yung inject natin is dito. Dahil sira yung mga fuse, ito, buo ito, eh. Dito na rin ako, nag-rectan ako. Yung isa, saan ba? Ah, ito pa sira. Ito, putol, oh. Ito yung buo. Yan, buo ito. Pero nag-rectan ako. Yan, narekta ko na siya. Positive, negative, and then ito yung ground. May nakasulat naman, oh. Yan, tapos ito yung supply ng relay. Ito yung nasunog, oh. Yan. Yan, ngayon, testing natin kung magkaka-relay siya, magno-normal siya. Kapag naging okay ito, ay balik natin ulit sa itching. Ibig sabihin, ang nadali lang is yung bumigay yung fuse and then ito. Dahil siguro dito. Yan, yan yung ginawa ko na lang, oh. Dahil manipis na yung cutting, yan, nag-jump na lang ako ng wire para sigurado. Yan, medyo manipis kasing cutting, eh. Ngayon itong klaseng board, medyo manipis yung cutting nito. Yan, ngayon, dito lang muna tayo mag-setup. Okay lang yan. Nakabulb naman tayo, eh. Ayan, tingnan nyo. Okay. Yan. Umilaw itong power ito, eh. Ay, hindi, protect. Nag-normal na siya, oh. Na yung protect. Ngayon, para malaman natin kung may audio ito or wala, napatay muna natin. Ano ko magsukat ng kwan, eh. Lagyan na lang natin. Direktang lagyan natin ng speaker dito. Yan, sa speaker out. And then kalabitin natin kung mayroon siyang audio. Nakabitan ko na ng speaker. Dito pa rin dumaan sa relay ito. Pwede naman yan. Kung magrekta kayo, dito kayo magkabit, oh, sa may emitter. Sa mga blokey na yan. Pero ako, dito dadaan natin ng relay kasi gumagana naman yung relay niya, eh. Yan, kasi tinisting natin kung may problema pa yung bang diode or wala. Isa lang nasunog. Tapos, yan, nag-inject tayo ng audio source. Ito. Rekta na yan. Wala nang control-control. Yung dulo niyan ay ito. Tingnan natin kung ito. Bahala na. Yan. Tapos, una natin ulit. Yan. Protect. Yan, lumagatik, nawala siya. Ibig sabihin, normal na yan. Tapos, ito, tingnan natin kung wala na control daw, wala na tayong pipitin. Direkta na to. Pag play mo nito, under yan kung may audio na agad.
Ayun. Ito nakabaon meron, no? Oh, di ba? Ito. Oh, di ba? Okay na yan, maandar na eh. Makapiray tayo. Then baka uminit. Yan, uminit yung drive niya kasi walang heat sink. Yan, okay na to. Yun lang talaga yung naging problema niya. Itong bumigay yung diode dito, kaya pumutok yung fuse. Sana, ganun din yung issue sa may kabila. Gagawin natin ito, ibabalik muna natin itong board, tapos yung heat sink, tapos yung wiring natin siya rito bago natin baklasin itong isa. Mahirap na, mahirapan tayo magbalik. Naibalik ko na yung board. Lagyan ko ng sapin. Ito. Hindi, pinalitan ko na rin yung fuse dito. Ito, and then ito. Pares sila sunog yun eh. Ay, pares sunog. Pares putol or busted. Yan. Tapos, nag-wiring na ako ng ilaw para din sa may harap. Ang problema, tinisting ko na. Nung i-on ko, itong channel ito ayaw mag-relay. Pakita ko sa inyo. Yan, naka-plug in na to. And then, may speaker na to nakalagay. Oh. Ito, testing ko na nga eh. Yan, itong channel 1 ah. Tingnan mo yung channel to. Wala oh. O yan, nag-relay. Ito lang. Ito lang yung nag-relay. Yung ito, wala. Tapos, walang indicator. Oh. Yan, nakakabit yan. Wala talaga dito. Yung tinister ko, wala. Walang umiilaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero, may nakakabit naman na yung apa nyo, no, na boltahe. Yan, sinukatan ko na yan. Meron yan kasi yung dito, galing din naman din yun eh. Wala, ayaw. Pero itetesting muna natin yung channel 1. Ang kulang na lang dito is yung signal indicator. Yung clip, umiilaw ito eh. Kasi pag off ko kanina, umiilaw ito. Ayan, may audio source na. Ayan, umandar na yung cellphone natin. May speaker na kakabit. Sa channel 1 lang muna. Parinig ko sa inyo na may audio na siya. Ayan o. Hindi lang, wala lang ilaw na indicator dito. Kasi, wala, hindi nakakabit. No? Yan. Ang problema natin ay channel 2 na lang. Mukhang pababaklasin pa talaga tayo. Ayaw niyang mag-relay. Okay, stay tuned na kayo. Baklasin ko na to. No choice tayo kundi magbaklas tayo ng board ng channel 2 ulit. Natanggal ko na yung channel 2. Yan. Ito yung board niya. Ito yung channel 1. Ito yung okay na. Yan. Tapos, nag-inject na ako ng ibang supply. Yan. Ito, transformer natin na may wagang pang testing natin. Sabi ko sa inyo, gamit na gamit ito eh. Yan. Bali, diretso muna tayo inject para mas pakita natin or malaman natin na kung may problema nga talaga yung relay section niya. Yan, ito. Buhay ito ah. Kita nyo naman kanina, ginamit ko siya dyan. Yan, ito, naka-plug in na yan. Oh, yan. Ilan nyo, wala talaga oh. Hindi talaga, dapat ilaw muna ito kasi protect ito eh. Yan, wala talaga. Hindi talaga nagre-relay siya oh. May problema yung relay section niya. Stay tuned lang kayo guys, mababaklasin ko itong cord. No choice tayo kung ibaklasin ito. Imbis na wala eh, kailangan nalungkatin to. Focus lang tayo sa may relay section niya. Bali, nabaklas ko na yung board. And then, napansin ko eh, isa lang sila nasira oh. Diba? Oh, nalusaw din oh. Saan papunta yan? Dito sa may kapasitor. Nalusaw din. Ganon din yung issue kanina yun. Lusaw din to. Lusaw din. Kaya pala walang power. Wala man lang lumalabas na indicator doon. Kasi wala na oh. Oh. May voltahe dito pumasok. Pero pag out niya, wala na. Oh, saan dyan manipis ba yung cutting? Tingin nyo. Yan oh, manipis no. Kaya bumigay. Isa lang isang trouble. Yan, magja-jumper na lang ulit tayo. Tapos yan kapalan natin. Yan lang yung problema nyan. Pagdating sa may preamp niyan, sa preamplifier niya, wala 'yan. Dito lang ulit 'yan. Or dahil siguro sa pumutok yung fuse. Ay, wako bakit ano nagiging sanhi talaga nito, lintik nito. Yan, bali hinangin ko lang ito. Then, betso, balik na. Day 2, pangalawang araw natin sa pagre-repair dito. Ano, nagla-live tayo. Nakahabol ko ng oras ay hindi pa rin kinaya. Bali ito, binalik ko na yung board sa may heatsink niya kasi wala naman problema yung preamplifier niya eh. Tinahi ko lang ng wire yun, nag-jumper na lang ako ng wire. And then ito,
Nagsalpak na ako ng pwedeng salpak natin para hindi na umaba yung oras natin. Ito, gamit na naman natin yung may huwagang pang testing natin. Ayan, ito, nakakuha na siya. Nakakabit na siya dito. Ito yung supply ng relay niya. Speaker na nakakabit na. Ayan, same ng proseso na ginawa natin dito sa may kabilang channel. Ayan, ito. Positive. Negative. Tapos, ground. Tapos, may nakasalpak na tayo na input source. Ayan, audio source. Guys, ito, bali, nakaanda na yung laptop natin. Kasi nga, yung cellphone natin naka-live doon, no? Binabaan ko na lang yung volume. Kasi wala tong control, oh. Nakarekta tayo. Ayan. Ngayon, ulit, pakinggan natin kung may audio na. Hindi pala nakabaon, maluwag. Anda na ganyan. Ayan. Ha? Lakas. Ayan. Ayan, may audio na. Okay na yan. Pagalitan tayo ng kapitbahay natin, may tulog pa eh. Ayan, bali, umaandar naman talaga yung amplifier nito. Ang naging issue lang talaga is yung relay niya. Ngayon, okay na. Pwede na ibalik ito sa may off ko muna. Ayan, pwede na ibalik ito sa may ulit dito. Iwawiring na lang ulit. Idenipopesto natin ng maayos. Lagyan natin ng sapin mga plastic para hindi siya ulit magka-problema. Ito, nakapix na ito. Na-tornilyo ko na. Ayan. Ayan o. Tapos, na-wiring ko na. Lagay na ako ng sealant para pag ibiyahe ito, baka ibiyahe ulit ng vehicle, eh, baka magkaganda kalas na naman, magaganda kalas yung wiring, eh, sinigurado ko na. Ayan. Ito naman sa ilaw niya. Ayan o. Ngayon, patugtugin natin para alaman natin na kung okay na talaga. Ay, naka 220 na tayo. Ito, 220 na to. Yan. Natin, ah. O, yan. Normal na, ah. Ilaw nyo. Ito yung sa, kwanto eh, power. Yung protect, nandito sa loob. Kasi hindi na, walang protect dito. Flip and then signal kasi itong dalawa. Na ginawa ang signal ito. Yung itong sa dulo, i-clip. Yung protect, nandyan sa loob. Yung dalawang nakatayo na yan, o. Ngayon, lila tayo ng music. Ayan. Ayan. Ano to lang, guys? Malakas ito kung sa malakas. Kasi, tingnan mo naman yung transformer niya. Laki rin, o. Tapos, yung supply nito, halos nasa 90 EC na rin. Mga tansya ko, mga nasa 700 to 800 watts na rin yan. Eh, yung binubuhat daw nito Live Pro 12 yata, ay Live Pro 12, Live Pro 18 yata. O, ito yung channel to. Matigas talaga yung kwan. Matigas yung tunog ng Rakula. In terms sa pang bass mo, maganda siya pang bass kasi matigas yung tunog niya. Ayan, oh. So, okay guys, hanggang dito na lang yung walang kwintang vlog natin. Kasi medyo mahaba-haba na rin. Marami pa tayong susunod. Susunod ko itong kwan, oh. Yung Class D. Ayan. Subok tayo ng Class D, ah. Tapos yung i-upgrade natin. Sir, yung pinapa-upgrade mo pala na 5 auto, ito na, ginagawa na namin. Ito, may pinsan ako, may printis ako rito, eh. Ay, ginagawa ko na. Yung gagayahin natin ay yung sa kababayan ko kay Kwan. Yung sa kulay dilaw. Subukan natin, dalawang transformer. Yan. Bali, upgrade lang yung transformer niya. I-rewind ko ng ipapadagdagan natin ng voltahe yan. Yun lang pala yung nagiging issue niya. Yung ito lang sa may relay section. Yan, bumigay yung diode niyan. Tapos, lumiyab yung linya. Ayun, ginampiran lang natin. Kinapala natin yung linya. Kaya naglagay nga ako ng plastic dito. Yan, para yung transistor na dalawang nagkadikitan, eh, hindi sila magkaskasang kung sakaling ibiyahe. Pati dito, sinecure na natin to. Yan, pati dito. Yun, promotion. Bago tayo magtapos, eh, siyempre, shop natin. Always on Laguna, 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare, along sa Uyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road,
sa Uyo, Quezon City. Social media pages na rin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa mga Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.